The Philippine Statistics Authority is announcing August's inflation print. Let's listen in. Media partners here with us on site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating inflation report, gusto po naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter with the hashtag PHCPI. Ngayon, ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng ating presyo ng mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Agosto 2023. Ngayon, pakinggan natin ang report ni USEC Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Agosto 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 5.3% nitong Agosto 2023. Noong Hulyo 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 4.7% at 6.3% naman noong Agosto 2022. Ang average inflation mula Enero hanggang Agosto 2023 ay nasa antas na 6.6%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Agosto 2023 kaysa noong Hulyo 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 8.1% inflation at 60.5% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereal and cereal products, partikular ang bigas na may 8.3% inflation mula sa 5.9% inflation noong Hulyo 2023. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis na may 31.9% inflation mula sa 21.8% inflation noong Hulyo 2023. At fish and other seafood tulad ng tilapia na may 6.9% inflation mula sa 4.5% inflation noong Hulyo 2023. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation nitong Agosto 2023 ay ang transport na may 0.2% inflation at 39.4% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang dahilan ng pagtaas ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 8.7% inflation mula sa negative 23.2% inflation noong Hulyo at diesel na may negative 16.1% inflation mula sa negative 33.9% inflation noong Hulyo 2023. Pagdating naman sa overall inflation nitong Agosto 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 8.1% inflation at 57.4% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereal and cereal products, partikular ang bigas na may 8.3% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis na may 31.9% inflation. At fish and other seafood tulad ng tilapia na may 6.9% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Agosto 2023 ay ang restaurants and accommodation services na may 7.1% inflation at 12.8% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 7.2% inflation. Ang housing, water, electricity, gas, and other fuels ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Agosto 2023.
Ang commodity group na ito ay nagtala ng 2.5% inflation at 10% share sa pangkalahatang inflation. Ang mga pangunahing nagambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 4.2% inflation. Bayad sa supply ng tubig na may 12.7% inflation. At kahoy na panggatong na may 6.8% inflation. Sa mga commodity groups, nagpakita ng bagyang pagtaas ang presyo nitong Agosto 2023 ng transport na may 0.2% inflation. Dalawang commodity groups naman ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Agosto 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 8.1% inflation at recreation, sport and culture na may 4.9% inflation. Samantala, anim na commodity groups ang nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Agosto 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 10.1% inflation. Housing, water, electricity, gas and other fuels na may 2.5% inflation. Furnishing, household equipment and routine household maintenance na may 5.6% inflation. Education services na may 2.9% inflation. Restaurant and accommodation services na may 7.1% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 5.5% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Hulyo 2023 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 4.8% inflation. Health na may 3.9% inflation. Information and communication na may 0.7% inflation. At financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bumagal sa antas na 6.1% nitong Agosto 2023. Noong Hulyo 2023, ang core inflation ay naitala sa antas na 6.7% at 4.6% naman noong Agosto 2022. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumilis sa antas na 5.9% nitong Agosto 2023. Noong Hulyo 2023, ito ay naitala sa 5.6% at 5.7% naman noong Agosto 2022. Sa National Capital Region, ang pangunahing dahilan nang mas mataas na antas ng inflation nitong Agosto 2023 kaysa noong Hulyo 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 8.6% inflation at 62.5% share sa pagtaas ng inflation sa National Capital Region. Ang nagambag ng malaki ng pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis na may 37.8% inflation mula sa 28.5% inflation noong Hulyo 2023. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 0.4% inflation mula sa negative 2.8% inflation noong Hulyo 2023. At cereals and cereal products, particular ang bigas na may 7.9% inflation mula sa 5.4% inflation noong Hulyo 2023. Ang pangalawang commodity group na nagambag ng mas mataas na antas ng inflation sa National Capital Region nitong Agosto 2023 ay ang transport na may 1.4% inflation at 35.8% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa National Capital Region. Nakaambag sa pagtaas ng inflation ng transport ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 7.2% inflation mula sa negative 21.7% inflation noong Hulyo 2023 at diesel na may negative 14.4% inflation mula sa negative 32.9% inflation noong Hulyo 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, bahagyang tumaas nitong Agosto 2023 ang inflation ng meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng manok na may 0.4% inflation
mula sa negative 2.8% inflation noong Hulyo 2023. Nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Agosto ang mga sumusunod. Bigas na may 7.5% inflation. Fish and other seafood gaya ng galunggong na may 7.6% inflation. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis na may 37.8% inflation. Mas mabagal naman ang pagtaas ng presyo na naitala noong Agosto 2023 sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Mais na may 8.5% inflation. Flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 8.7% inflation. Milk, other dairy products and eggs tulad ng powdered milk na may 5.3% inflation. Oils and fats, gaya ng mantika na may 0.7% inflation. Fruits and nuts tulad ng saging na may 18.4% inflation. Sugar, confectionery and desserts gaya ng asukal na puti na may 12.2% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified tulad ng infant formula na may 9.2% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Agosto 2023 ay bumilis din sa antas na 5.2%. Noong Hulyo, ito ay naitala sa 4.4% at 6.5% naman noong Agosto 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng mabilis na antas ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 8.0% inflation at 60.1% share sa pagtaas ng inflation nitong Agosto 2023. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereals and cereal products, particular ang bigas na may 8.3% inflation mula sa 6.0% inflation noong Hulyo 2023. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng kamatis na may 30.8% inflation mula sa 20.5% inflation noong Hulyo 2023. At fish and other seafood tulad ng tilapia na may 6.7% inflation mula sa 4.4% inflation noong Hulyo 2023. Ang pangalawang nagambag sa mas mabilis na pagtaas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang transport na may 0% inflation at 38.9% share sa pagtaas ng inflation nitong Agosto 2023. Ang dahilan nang pag-angat ng antas ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 8.9% inflation mula sa negative 23.5% inflation noong Hulyo at diesel na may negative 16.6% inflation mula sa negative 34.2% inflation noong Hulyo 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Agosto 2023 ang mga sumusunod. Bigas na may 8.9% inflation. Fish and other seafood tulad ng tilapia na may 6.7% inflation. Fruits and nuts gaya ng saging na may 7.9% inflation. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang kamatis na may 30.8% inflation. Nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 9.1% inflation. Milk, other dairy products and eggs, gaya ng itlog na may 8.3% inflation. Sugar, confectionery and desserts, gaya ng asukal na puti na may 13.3% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified, gaya ng infant formula na may 6.9% inflation. Samantala, nagpakita ng pagbaba ng presyo nitong Agosto 2023 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mais na may negative 1.1% inflation at oils and fats tulad ng mantika na may negative 0.1% inflation.
Nagpakita rin ng pagbaba ng presyo nitong Agosto ang meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng manok na may negative 0.1% inflation. Ang pinakamataas na inflation sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region nitong Agosto 2023 ay naitala sa Region 3 o Central Luzon na may 7.0% inflation mula sa 5.2% inflation noong Hulyo 2023. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region nitong Agosto ay naitala pa rin sa Region 8 o Eastern Visayas sa antas na 3.1% mula sa 2.4% noong Hulyo 2023. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region noong Hulyo 2023, 12 rehiyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Agosto 2023. Ito ay ang mga rehiyon na may kulay pula. Samantala, ang Bicol Region at Davao Region naman ang nagtala ng mas mababang inflation nitong Agosto 2023. Ang Central Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nanatili sa kanilang antas ng inflation noong Hulyo 2023. Nitong Agosto 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay tumaas din sa antas na 5.6%. Noong Hulyo 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households... There you have it, Philippine inflation as expected picking up for the month of August, breaking 6 straight months of declines. Although the number overshot estimates, August's headline inflation hitting 5.3% versus estimates for just 4.9%. That's also much faster than July's 4.7%, but well below the 6.3% from August 2022. If you remove volatile food and oil prices, core inflation slowed down 6.1% for August from 6.7% in July, but that's still much faster than the core inflation in August of last year, which came in at 4.6%. Given the 5.3% headline inflation for August, this brings your first 8 months of the year's average inflation at 6.6%, still way above government's 2-4% target range. If you look under the hood and break down what were the top reasons for the faster increase in consumer prices, food and non-alcoholic beverages up there saw inflation at 8.1%. This actually represented 60.5% share in the increase in inflation. Transport coming in at number two with inflation of 0.2%. Well, that's low. That's much higher than the negative 4.7% we saw back in July for transport. Transport, of course, accounted for a 39.4% jump in inflation. If you look at transport itself, gasoline prices saw slower decreases in price, just minus 8.7% versus the negative 23.2% the month before. Diesel came in at minus 16.1%, much slower than the minus 33.9% we saw in July. The overall big factors of inflation, food and non-alcoholic beverages, 8.1%. Restaurants and accommodation, 7.1% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels at 2.5%. Looking at the 13 commodity groups, two groups actually saw faster inflation. That's food and non-alcoholic beverages, as well as recreation and sports, which saw 4.9% inflation. Six groups saw slower inflation. So they increased, but at a slower pace. You've got alcoholic beverages and tobacco, 10.1% inflation. Housing, water, 2.5%. Furnishings and housing equipment, 5.6%. Education, 2.9%. Restaurants and accommodation, 7.1%. Personal care and miscellaneous at 5.5%. There were four sectors that actually saw inflation unchanged. Clothing and footwear still staying at 4.8%. Health at 3.9% unchanged. Information communications 0.7% and financial services at 0%. Breaking down according to regions, Metro Manila saw headline inflation accelerate to 5.9% from 5.6% in July and 5.7% in August of last year. Outside of NCR, also areas saw faster inflation at 5.2% versus July's 4.4% and 6.5% from August of last year. Looking at areas outside of Metro Manila,
The region with the highest inflation is Region 3, Central Luzon, inflation of 7%, while the region with the lowest inflation is Region 8, Eastern Visayas, at 3.1%.